Hi guys! Welcome dito sa akin channel. Ang reading nito ay para sa Scorpio. Ito ay love reading para sa Scorpio. Paalala lamang po, ng reading nito ay general reading. Kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading nito. Hopefully ay makuha ko yung energy. So guys, so let's check your energy. Ang dumi nung ano. So ikabok ko. For Scorpio. Scorpio. Ah! Ba talaga? Death card. Scorpio energy and the karma. Pero lumabas talaga yung energy ng Scorpio. Death card o. And the High Priestess. Yes! This is your energy, Scorpio. Kung meron ka nga sun sign, rising sign, or moon sign na Scorpio, ay pwede ka makalasunod sa reading nito, guys. Pag Scorpio talaga, marunong sa mga spiritual na bagay. No? Kumbaga, malalakas yung intuition ng mga Scorpio. Nasi-sense nila yung danger around them. Kaya the High Priestess to eh. Malakas yung pakiramdam ng mga Scorpio. This is your energy, Scorpio. The Death card. Pero Pisces, itong the High Priestess. No? Pero lumabas dito, yun yung katangian ng Scorpio. No? Sa mga hindi nakaalam, no? Na yung Scorpio, no, kayong mga Scorpio, yes, ako Scorpio din ako eh, kasi ascendant ko or rising sign ko Scorpio. Kaya yun, no. Yun nga lang sa akin, yung zodiac sign ko or sun sign ko ay Libra, pero yung rising sign ko or ascendant ay Scorpio. Kaya Scorpio din ako with the death card. This is Scorpio energy. Lumabas talaga yung energy ng Scorpio dito. Nag-undergo ka ng transformation na parang nag-transform ka. You change a lot. Na parang namatay ka ba, no? Hindi ibig sabihin na namatay ka. Yung matindi yung pinagdaanan mo, parang matindi na parang dumaan ka sa butas ng karayom. Na parang may nag-end talaga. Na matindi yung challenges na pinagdaanan mo dito. Pero napagtagumpayan mo. And then, you are new. Now, bagong tao ka na. Nag-transform ka na into a new, stronger person. Better person. Kung may talent ka na dati, ay hindi mo pa na-develop or na-enhance. After that transformation na pinagdaanan mo, ay biglang nagulat ka, mga ganun, no, na transformation. May ganun ka palang talent or else, o kaya ay yung talent mo na yun para nag-explode na. Biglang na-enhance, no? Biglang or sa career man, no? Or kaya sa field of work. Kung ano man skill. Na parang halos lahat ng area ng buhay mo yung nag-transform. Nag-improve with the death card. Yung dati ikaw ay namatay. Yung parang gano'n, no? Yung dating a personality mo namatay. And then, bagong personality na naman. Pag hindi nyo alam, yung Scorpio kasi guys, lalo na yung mga rising sign ay Scorpio, ulit-ulit yan. Palaging na dumadaan ang transformation yan. Nag-change. Pati yung mukha, nagbabago, no? Nag-iiba after the transformation. Yung mga kinikwento ko na yan. Bisa, nabasa ko lang din. Sa astrology. Sa astrology. With the karma, okay, marunong ka dito gumawa ng ritual. Hilig ng Scorpio to, mga Scorpio to.
gumawa ng mga ritual. Nadodrone sila sa mga ganyan eh. Ritual. Kahit ang ritual. Spells. Na they're connected sa universe. With the high priestess, you're intuitive. Natural lang sa Scorpio yun eh. Intuitive. Highly intuitive. At malakas ang pakiramdam. No? May extra senses ang mga Scorpios. Nasi-sense yung threats, yung kalaban. Yung iba pa nga ay nababasa yung isip eh. No? So malalaman niya kung hindi maganda yung intention ng ibang tao sa kanya, ng kaharap niya. Masi-sense niya yan, naramdaman. Ganyan yung Scorpio, lalo yung mga ascendant Scorpio. Kaya ako, malakas yung ano ko, pakiramdam ko. Kasi Scorpio yung rising sign ko. Pagka rising sign mo Scorpio, ruled ka ng Pluto. Pluto. Pluto is in your first house. So, yung personality mo, yung looks mo, ay naging body or ruled by Pluto, which is mysterious. Ano ba yung Pluto na planet? Mysterious, magnetic, transformation, no? Mga, yun nga lang, yung negative side ay talagang dumadaan ka sa transformation yan. Pag Scorpio, yung ascendant mo, no? Mahirap. And then, yung looks mo, yung mata, pag Scorpio, ascendant, or rising sign, mga Scorpio risers dyan, or rising sign yung Scorpio, yung mata nyo, parang pagtitigan, ay ano siya, puro itim, no? Diba yung sa, yung eyeball, no? Yung itim, parang puro itim yan, no? Kaya magaganda yung mata ng Scorpio ascendant, or rising sign nila is Scorpio. Parang eagle-like yung mga mata nila. Natin sa mga Scorpio ascendant rising sign. Sa Scorpio risers lang yung sun sign, kasi ruled by Pluto eh. First house is Pluto. Yung personality mo, yung looks mo ay nag-embody ng Pluto. Magnetic, attractive, no? Depende din sa combinations ng planets. Based na sa astrology, guys, eh. Sinasabi ko sa inyo. You know? Lumabas yung energy ng ano dito, eh. Scorpio, the death card. No? Na Scorpio talaga. Ito yung energy talaga ng Scorpio. It's your energy. No? So, let's see. Natuwa ako kasi first card, second card, nag-embody talaga ng Scorpio to, eh. Scorpio na Scorpio talaga to. Scorpio vibe, no? Scorpio vibe. What's coming for you, Scorpio? May person ka ba dito ang pag-il? Yes, Ten of Cups. Ay, King of Cups. Oh, meron ka nga ano dito eh. Possible asawa. Family mo. Mahal na mahal ka ng person mo dito with the King of Cups. Kasi kung alam nyo, yung mga Scorpio ay passionate yan sa sex. Mahilig yan sa sex. Mahilig sa sex yung mga Scorpio, no? So, talaga nga, pag Scorpio ay mag-stick talaga yung partner nila sa kanila, no? Kasi, masatisfy yung partner nila sa kanila. Mahilig yan eh.
Intense pati. Yan yung mga Scorpio. Intense sa sex. Intense. Passionate. At malakas yung sex drive. Alam nyo na. Alam nyo yan, Scorpio kayo. With the Ten of Pentacles, yung alam sa mga cross-watchers. Alam nyo na. Sa mga cross-watchers, diba? With the Ten of Pentacles, mukhang maganda naman yung buhay nyo. Masagana, you're living a or itong person na darating sa'yo, ha? King of Cups. Galing sa mayamang pamilya. With the Ten of Pentacles. Mayaman. And this person is in love with you. Emotional siya sa'yo. Let's see kung ano feelings mo sa person na to. Loving, caring, and emotional to sa iyong person na to. Mahal ka nito. Love siya sa'yo. Iba yung Scorpio sa sex, guys. Kaysa sa ibang sign. Lord Ascendant ruled by Pluto. Iba. Kaya mafe-feel ng ano ah, pagka Scorpio riser ka, mafe-feel ng opposite sex yung hotness, kahit na simple ka lang. No? Mafe-feel nila yung seductive kasi, no? Siguro pati din yung sun sign nyo ay Scorpio, seductive din. Seductive. Pero yung pinakaiba kasi ng sun sign or yung zodiac sign ay Scorpio at saka rising sign ay Scorpio, yung mga zodiac sign nyo ay Scorpio, kunwari pinanganak kayo ng November, ano ba yung Scorpio na zodiac sign, di ba? Zodiac sign yung Scorpio or sun sign yung Scorpio, mga strong yung personality nyo, no? Parang pero yung mga rising sign naman ay soft, hindi ganun ka strong yung vibe, pero ruled sila ng Pluto yung kanilang personality, looks yung sa rising sign, no? Mas madaling makisama or makipag kumbaga and kumbaga pag rising sign mo Scorpio, hindi ka mahirap pakisamahan. Kumbaga ano siya, mas soft yung personality mo. Hindi strong kasi yung mga sun sign na Scorpio, yung mga sun sign na Scorpio ay mga strong yung personality, no? And isa sa qualities or sa kilala sa mga Scorpio ay intimidating yung energy. Dark demeanor. Lalo na yung rising sign na Scorpio. Dark demeanor. At mahilig sa black color, no? Yung mga Scorpios mahilig sa dark black. Halos lahat ng information. Minsan lang kasi ako mag-reading, guys, ng Scorpio. With a high priest. Ba yan? Sabi ko kanina. Feelings mo towards a person mo. Okay, gusto mo. Nagmamadali kang ano eh. Makasal kayong dalawa, oh. Gusto mo makasal na kayong dalawa. Para makagawa na kayo ng baby. Mahilig kasi yung Scorpio. Okay. With the, high priest, no? Nagmamadali ka, no? Parang hindi mo maantay with the temperance in reverse. Parang atat ka dito, eh. No? Na may kasal sa person mo. Lalo na emotional tong person mo, ha? So, talagang sasabog kayo nito pagka honeymoon nyo, no? Sasabog. Sabog sa sa kama. Well, tingnan natin kung ano yung feelings ng person mo towards you. Feeling betrayed? Okay, feeling betrayed. Pero mahal na mahal ko ng person mo dito. This person is emotional towards you. Tingnan, parang binitray mo siya.
And yun niya, parang hindi magtagumpay. Feeling betrayed. So baka yun niya ay duwandi ka sa iba, parang ganun, na-flirt ka sa iba. More cards. Ano ba yung deep feelings ng person mo towards you? Emotions niya towards you? Okay. The world. You're everything para sa person na to. Pero dahil nga feeling betrayed or baka parang nga kasi yung Scorpio may pagka-manipulative din guys na. Manipulative talaga. No? Yan yung isa sa katangian ng Scorpio. Manipulative. Secretive. Pero ako hindi naman ako secretive eh. Hindi naman kasi ako ano rising sign ko lang kasi yung Scorpio. Diba? Isa pa yan sa katangian ng Scorpio. Secretive. No? Pero ako hindi ako masikreto. Depende siguro sa combinations ng sa charts. Sa chart ba? With the Two of Cups. Okay. Nafe-feel ng person mo dito yung chemistry sa inyo. In love talaga yung person mo sa'yo. Pero, may bitterness sa puso niya. Hmm? May galit siya. Wala siyang takas sa'yo. Na parang nakaukit sa puso niya at sa isip niyong pag-betray mo sa kanya daw or possible yes masama ng loob talaga to, bitter siya pero gusto niya na niya union with you, reconciliation, na parang siya din yung naghanga dito na magkaroon ng reconciliation sa inyo, na feel niya yung chemistry, deep love, na this person sees you as a twin flame, twin soul, as your twin soul, no? And with this card, with the world, you're everything sa person na to eh. Pero galit siya, kasi feeling betrayed by you, itong person na to. Parang tingin niya, binetrayed mo siya eh, or baka binetrayed mo nga. Or baka nag-cheat ka, or kaya ay nakipag-chat ka sa iba, no? Or else ay, kahit sa chat-chat lang, ay kung tingin niya, binetrayed mo na talaga, no? Parang ganun. Kahit sa chat-chat lang. Ewan ko ba? Betray mo yung makipag-chat. Malamang. So, let's see. Kung ano yung next action ng person mo towards you. Next action. Kung ano yung isa pang card. Next action ng person mo towards you. Okay. Kung naging bitter to sa'yo, naging unemotional dahil sa galit niya. Madadala to ng emotion niya, guys. Yung person mo dito. Madadala to ng emotion niya. Ano kaya? Isa lang. Wishful film. Nine of Cups. Page of Pentacles. Possible mag-offer ito ng new beginning. At yung matupad yung kahilingan niya dito. Yung desire niya. Na makapag-start na kayo. Makapag-start na kayo. Ito na lang. With the Hierophant. Gusto mo talaga, ano guys? Makasal kayo. No? With the Hierophant. Na, oh. Yes.
na makapag-start na kayong makagawa ng baby, ganun, na with this card, Page of Pentacles, na bumuo kayong pamilya nyo, na possible na kung babae ka, mabuntis ka, at kung lalaki ka, mabuntis mo siya. Oh, so, kung ganun, ganun yung wish ng person mo dito. And, maging spouse ka niya. Oh, see, with the Hierophant, parang baliw na baliw yung person mo sa'yo dito eh. No? Matindi yung pagkabaliw ng person mo na to sa'yo. With the Hierophant, to. Possible outcome. Possible outcome. Intense kasi yung Scorpio eh, no? Intense. Possible outcome. Oh my gosh. Mukhang may lalayo dito. From itong person mo. With the Eight of Cups. Lalayo siya saan? Sa iyo? Saan? Saan siya lalayo? Okay. Sa negativities, kumbaga, alisin niya na yung mga toxic energies, yung mga lalayo na siya sa mga tukso, sa nagpapahirap sa kanya, no? Sa negative world, negative na sistema, negative na mundo niya, negative na from being pessimistic, possible din. From being trapped sa fear, dahil gusto niyang maliwanag na kinabukasan, dahil this person is keep thinking of you. Ay, kumbaga, nandun ka lang, nakastak sa isipan niya. Gusto niya talaga na new beginning sa inyong dalawa dito. May naiisip ng idea to na, or plano, goal, to have a new beginning with you and to offer this cup of love or this love offer, proposal. Wish fulfillment ka eh. So, gusto niya mapangasawa ka. So, ito na lamang, guys. Ito para ng wish mo. Gusto mo pakasalan ka ng person mo dito or makasal kayo. With a Nine of Cups, ay possible. Yes, makasal kayong dalawa. So, ito na lamang, guys, para sa Scorpio reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. At sa ganun, ma-notify kayo sa mga susunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading ito.